Maraming nagsasuggest dito eh. Si Cayetano, si Bato de la Rosa, si Bongo. Yan. Yan ang naririnig kong napapanood ko na nagsasabi na maganda na pag-isipan ng administrasyon daw na ito ni Marcos Jr. na gawing ano, special envoy. Ibig sabihin, special na kinatawan ng Pilipinas para sa pakikipagrelasyon sa China. Bunyog! Bunyog! Halika na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas. Ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog. Magagamit daw yung role ni Duterte kasi si Duterte daw nire-respeto ng China. Kaya pwedeng magamit ni Marcos Jr. si Duterte para mapaganda ang relasyon sa China. Una, totoo ba na si Duterte ay malapit sa China? Totoo ba na si Duterte ay may impluensya sa China? Totoo ba na si Duterte ay nirerespeto ng China? Sige nga. Totoo ba na si Duterte ay malaki ang impluensya sa China kasi nirerespeto ito? Kaya magagamit ni Marcos Jr. ito para maging tulay, envoy, special na kinatawan ng Pilipinas sa China? Totoo yan. Totoo yan. Si Duterte, malapit sa China yan. Hindi nga lang malapit, tama po kayo. Tuta pa nga ng China eh. Kaya lang, ano ba ang pinaka-importanting requirement ng isang envoy o kinatawan? Dapat kung magkakaroon tayo ng envoy sa China, ano, dapat nire-respeto ng China. Pero mayroong importanteng requirement at sa tingin ko yun ang pinaka-importante. Ang pinaka-importante, pinapangibabaw niya ang interest ng Pilipinas kaysa China. Yun ang pinaka-importante doon. Ang interest niya ba ay dadalhin talaga ang Pilipinas? Kasi kung may envoy ka nga sa China tulad ni Duterte, pero mas matimbang pang interest ng China kaysa sa sarili niyang bansa, ay hindi magandang envoy yan. Traitor yan sa bansa. Yun ang problema kay Duterte. Yun ang problema kay Duterte. Pag nakipag-usap siya sa China, ang gusto niyang mangyari, yung relasyon ng Pilipinas at ng China ay manatili kahit pa ang interest ng Pilipinas ay maisantabi. Yun ang diferensya kay Duterte. Hindi interest ng bansa ang dadalhin ni Duterte kapag nakipag-usap sa China. Tuta ng China si Duterte. So, hindi maganda kung sa requirement na kikilalanin ba siya ng China. Papakinggan ba si Duterte ng China? Irerespeto ba siya ng China? O, totoo yan. Ay, kasi sa sobrang pagkatuta ni Duterte ng China, hindi pa ba naman siya rerespetuhin ng China? Ay, siyempre, ano sila? Ang China. Yan, si Duterte, ano yan, okay yan. Kasi ang tao natin yan. O, di ba? Ganun yun. Pag si Duterte nakipag-usap sa China, sasabihin ni Xi Jinping, okay yan si Duterte, tao natin yan. Atin yan si Duterte. O, ganun ang sasabihin ng China. Pero, si Duterte ba, kapag nakipag-usap sa China, ang ipapangibabaw niya ay interest ng bansa natin? Ay, duda tayo dyan. Sa loob ng 6 na taon na naging presidente si Duterte ng Pilipinas, ang ginawa niya sa atin, ipinailalim niya ang interest ng Pilipinas sa interest ng China. Nagpakatuta siya sa China. O ngayon, na hindi na siya presidente, ay di lalong wala kang maaasahan kay Duterte kundi katraidoran sa bansa. Ang gusto lang naman ni Duterte, kaya naman itong sila Bato. Sino bang mga nagsasuggest na si Duterte ay gawin na special envoy sa China? Si Bato de la Rosa, si Bongo, tapos si Cayetano. Ay lahat naman yan, mga maka-Duterte na tuta din ng China. Lahat naman yan, mga tuta din ng China. Ano bang nangyari sa panahon na sila'y 6 na taon yung administrasyon ng Duterte? Ano bang nangyari sa Pilipinas sa 6 na taon na yun? Napigilan ba ang pagkamkam ng China ng teritoryo natin? Napigilan ba ang pambubuli ng China sa mga mangingisda natin?
di ba sa panahon ni Duterte binangga yung ano, yung bangkang dimotor ng mga mangingisdang Pilipino, di ba? Ay kung si Duterte nga panahon niya na presidente na siya, hindi nga siya pinakinggan ng China. At hindi pa rin nirespeto ng China ang Pilipinas. Anong magandang mai-advise ni Duterte kay Marcos? Nagawin din yung ginawa niya? Nasubok na natin yung ginawa niya. Hindi naman tayo napaganda ang kalagayan. Yan yung totoo. Itong si Duterte, kung ang pag-uusapan, siya ba'y pakikinggan ng China, irerespeto ng China? Oo. Kasi maka-China si Duterte, natural. Kung siya ang magiging envoy ng Pilipinas sa China, special envoy, kung ang requirement ay kikilalanin ba siya ng China at pakikinggan? Oo. Pero anong magiging problema natin? Ang interest ba ng bansa ang dadalhin ni Duterte? Baka maging espiya pa ng China si Duterte sa Pilipinas. Kasi ipoprovide ni Duterte sa China yung mga information, confidential information. Hindi na siya presidente, pero kung siya yung special envoy, syempre special envoy ka, may access ka sa mga vital information at national security information o strategy ng Pilipinas. Baka yung mga confidential na mga national security policies and directions natin, siyempre isasabi mo yun kay Duterte. Siyempre ang hihingi ni Duterte yung mga updates. Ano yung mga nangyayari sa Pilipinas, sa pakikipag-usap sa US, ano yung mga ginagawa ng Pilipinas sa national security. Mauobliga ang Pilipinas na ikwento kay Duterte yon, yung mga information na yon. Dahil special envoy siya. Hihingi ni Duterte sa administrasyon, sasabihin niya kay Marcos, paki-brief ako, pakipayagan ako na makausap si DND Secretary Gibo Chudoro, bigyan ako ng access kay National Security Advisor Anyo para malaman ko kung ano yung nangyayari sa Pilipinas, yung relasyon ng Pilipinas sa US, para pag nakipag-usap ako sa China, alam ko ang buong sitwasyon. So hihingi ni Duterte yung ganong ka-importanting mga detalye at impormasyon kahit hindi na siya presenting presidente ng bansa. Ngayon, pag nalaman niya yon, isishare niya yon sa China. Isishare niya yon sa China. Di anong naging papel ni Duterte? Espiya ng China sa atin. Kasi magkakaroon siya ng vital access o access sa mga vital informations. Diba? Diba mga kabunyog? Tayo, nakikipagkaibigan tayo sa China, hindi naman natin ginigira ang China. Kahit naman panahon ni Pinoy, hindi naman natin ginigira ang China. Ha? Pero dapat matuto tayong i-assert ang ating territorial integrity at national sovereignty. Kaibigan ba natin ang China? Ay kung yung kaibigan na wala tayong conflict, hindi totoo yun. Mayroon tayong conflict with China. Mayroon tayong dispute with China. Yan ang totoo. So mahirap sabihin na ang China ay kaibigan natin. Hindi natin ito kaaway, pero mahirap din sabihin na napakatunay na kaibigan natin ang China. Sorry, pero hindi ganun ang pagtingin ko. Hindi natin tunay na kaibigan ng China. Bagamat ayaw din natin ng giyera sa China, hindi rin naman tama na sabihin na ang China ay tunay na kaibigan. Kasi ang tunay na kaibigan, hindi ka binubuli, hindi ka niloloko, hindi ka pinapaikot. Ay ang ginagawa sa China na, sa atin, ganun eh. Nirespeto pa ba tayo ng China? Ginalang ba tayo ng China? Maganda ba ang ginawa sa atin ng China? Trinato niya ba tayong kaibigan? Hindi. Ginawan, sobra na nga, hindi na nga pagiging kaibigan ang ginawa ni Duterte. Tuta na. Pero hindi pa rin tayo nirespeto ng China. So wala yan. Tingin ko yung mga ganyan-ganyan. Mga understanding na yan. Ewan ko. Ang nakaupo sa gobyerno ngayon at nung nakaraang administrasyon, maka-China. Ang kailangan natin ngayon, manindigan. Ang kailangan natin ngayon, yung ipaglaban ang interes ng ating bayan. Hindi tayo nakikipag-away, hindi tayo nakikipag-gera. Pero pwede namang ina-assert mo, pinaglalaban mo ang interest ng iyong bayan, ng ating bansa, nang hindi ka naman nakikipag-gera. Pero hindi naman yung isang nambubuli sa'yo, nanluloko sa'yo, nang haharas sa'yo, iniinsulto tayo, ay itatrato mong tunay na kaibigan. Hindi naman yata maganda yan. Bunyog! Bunyog! Halika na kasama ka! Bunyog! Bunyog!
Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas. Ang bunyog isisigaw, bunyog.